Kung mayroon kang kondisyon sa bato o sakit sa bato, maaaring kailanganin mong sundin ang isang special na diet. Gayunpaman, maaari ka pa rin kumain ng maraming malusog na gulay, prutas at protina. Ang sakit sa bato ay isang karaniwang problema na nakakaapekto sa halos 10% ng populasyon ng mundo. Ang mga bato ay maliit, ngunit makapangyarihang mga organs na hugisbin na gumaganap ng maraming mahalagang tungkulin. Responsable sila sa pag-filter ng mga toxin, pagpapalabas ng mga hormone na kumokontrol sa presyon ng dugo, pagbabalanse ng mga fluid sa katawan, paggawa ng ihi at marami pang mahalagang gawain. Ang diabetes at mataas na presyon ng dugo ay ang pinakakaraniwang mga kadahilanan ng panganib para sa sakit sa bato. Gayunpaman, ang labis na katabaan, paninigarilyo, genetics, kasarian at edad ay maaari ding magpataas ng panganib. Ang hindi makontrol na asukal sa dugo at mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa mga bato na nagpapababa sa kanilang kakayahang gumana ng husto. Kapag ang mga bato ay hindi gumagana ng maayos, ang mga dumi ay namumuo sa dugo kabilang mga produktong dumi mula sa pagkain. Narito ang 15 pinakamagagandang pagkain para sa mga taong may sakit sa bato. Number 1. Bawang. Ang bawang ay isang mahusay na pagpipilian na pampalasa para sa mga taong may chronic kidney disease. Maaari itong magbigay sa iba pang mga pagkain ng mas masarap na lasa na maaaring mabawasan ang pangangailangan para sa dagdag na asin. Nag-aalok din ang bawang ng isang haring ng mga benepisyo sa kalusugan. Number 2. Tanglad. Ang sobrang sodium sa katawan ay maaaring humantong sa mga stroke, kidney stones, cancer at iba pang mga seryosong kondisyon at ang pagkonsumo ng tanglad ay makakatulong sa iyo. Hindi lamang iyon, ang halamang gamot na ito ay maaari ring magpagaling ng banayad ng mga kondisyon ng bato at payagan ang mga bato na gumana ng mahusay. Number 3. Puti ng itlog. Ang mga itlog ay isang simpleng protina, ngunit ang mga yolk ay napakataas sa phosphorus. Ang mga taong may CKD ay maaaring gumawa ng mga omelette o prititong itlog gamit lamang ang mga puti ng itlog. Number 4. Bell pepper. Ang bell pepper ay naglalaman ng kahangahangang dami ng mga sustansya, ngunit bababa ang potassium hindi tulad ng maraming iba pang mga gulay. Ang matingkad na kulay ng bell pepper na ito ay puno ng makapangyarihang antioxidant na vitamin C. Sa katunayan, ang isang maliit na pulang bell pepper ay naglalaman ng 105% ng inirerekomendang paggamit ng vitamin C. Ang mga ito ay puno din ng vitamin A, isang mahalagang sustansya para sa immune function na kadalasang na-compromise sa mga taong may sakit sa bato. Number 5. Sibuyas. Ang mga sibuyas ay mahusay para sa pagbibigay ng sodium-free na lasa sa mga pagkaing diet sa bato. Ang pagbabawas ng paggamit ng asin ay maaaring maging mahirap sa mga taong may sakit sa bato. Ang pag-isa ng mga sibuyas na may bawang at olive oil ay nagdaragdag ng lasa sa mga pagkain nang hindi na kompromiso ang kalusugan ng iyong bato. Higit pa rito, ang sibuyas ay mayaman sa vitamin C, manganese at B vitamins at naglalaman ng mga prebiotic fiber na tumutulong na mapanatiling malusog ang iyong digestive system sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka. Number 6. Singkamas. Ang singkamas ay kidney-friendly at napakahusay na pamalit sa mga gulay na mas mataas sa potassium tulad ng patatas at winter squash. Ang mga ugat na gulay na ito ay puno ng fiber at vitamin C. Ang mga ito ay isang disenteng pinagkukunan ng vitamin B6 at manganese. Maaari silang pakuluan at imash para sa isang malusog na side dish na mahusay na gumagana para sa isang diet sa bato. Number 7. Pineapple. Maraming mga tropical na prutas tulad ng mga dalandan, saging at kiwi ay napakataas sa potassium. Sa kabutiang palad, ang pinya ay gumagawa ng matamis, mababang potassium na alternatibo para sa mga may problema sa bato. Dagdag pa rito, ang pinya ay mayaman sa fiber, manganese, vitamin C at bromelain, isang enzyme na nakakatulong na mabawasan ang inflammation. Number 8. Pulang ubas. Ang mga pulang ubas ay hindi lamang masarap, ngunit naghahati din ng isang tuniladang nutrition sa iyong katawan. Ang mga ito ay mataas sa vitamin C at naglalaman ng mga antioxidant na tinatawag na flavonoids na ipinakita upang mabawasan ang inflammation. Bukod pa rito, ang mga pulang ubas ay mataas sa resveratrol, isang uri ng flavonoid na napatunayang nakikinabang sa kalusugan ng puso at nagpoprotekta laban sa diabetes at pagbaba ng cognitive. Number 9. Cauliflower. Ang cauliflower ay isang masustansyang gulay na magandang pinagmumula ng maraming nutrients kabilang ang vitamin C, vitamin K, B vitamins at folate. Puno rin ito ng mga anti-inflammatory compound tulad ng indoles at mahusay na pinagmumula ng fiber.
Dagdag pa rito, ang mashed cauliflower ay maaaring gamitin bilang kapalit ng patatas para sa mababang potassium side dish. Number 10, pipino. Ang paghahanap ng mga produktong low potassium ay maaaring minsan ay isang hamon para sa mga taong may sakit sa bato. Ngunit ang pipino ay nag-aalok ng masarap na pagkain na versatile at kidney friendly. Ang cucumber water ay tumutulong sa pag-flush ng mga bato, bakterya sa pantog, virus, debris at mga kidney stones. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang mga batong ito sa pamamagitan ng pagtulong sa regulasyon ng mga antas ng uric acid. Number 11, repulyo. Ang repulyo ay kabilang sa cruciferous vegetable family at puno ng vitamins, minerals at makapangyarihang mga compound ng halaman. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin K, vitamin C at maraming vitamin B. Higit pa rito, nagbibigay ito ng soluble fiber, isang uri ng fiber na nagpapanatiling malusog sa iyong digestive system sa pamamagitan ng pagtataguyod ng regular na pagdumi. Number 12, labanos. Ang mga labanos ay malutong na gulay na gumagawa ng isang malusog na karagdagan sa isang diet sa bato. Ito ay dahil ang mga ito ay napakababa sa potassium at phosphorus, ngunit mataas sa maraming iba pang mahalagang nutrients. Ang labanos ay isang mahusay na pinagmumula ng vitamin C, isang antioxidant na ipinakita nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso at mga katarata. Bukod pa rito, ang kanilang peppery na lasa ay gumagawa ng isang masarap na karagdagan sa mababang sodium dish. Number 13, mansanas. Ang mga mansanas ay mababa sa potassium, phosphorus at sodium, kaya ang mga ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa isang kidney-friendly na diet. Ligtas silang kainin para sa lahat ng sumusunod na kondisyon at paggamot sa bato. Mga taong may chronic kidney disease, mga taong dumaan sa kidney transplant at hemodialysis. Number 14, olive oil. Ang olive oil ay maaaring ang pinakamahusay na mantika sa pagluluto dahil sa uri ng taba na nilalaman ito. Ang olive oil ay mataas sa oleic acid na isang polyunsaturated fatty acid na maaaring makatulong na mabawasan ang inflammation sa katawan. Number 15, walang balat na manok. Bagamat ang limitadong paggamit ng protina ay kinakailangan para sa ilang taong may mga isyu sa bato, ang pagbibigay sa katawan ng sapat na dami ng mataas na kalidad ng protina ay mahalaga para sa kalusugan. Ang walang balat na dibdib ng manok ay naglalaman ng mas kaunting phosphorus, potassium at sodium kaysa sa mga skin-on na manok. Kapag namimili ng manok, pumili ng sariwang manok at iwasan ang mga pre-made na inihaw na manok dahil naglalaman ito ng maraming sodium at phosphorus. Ang mga pagkaing pag-kidney sa itaas ay mahusay na pagpipilian para sa mga taong sumusunod sa diet sa bato. Tandaan na palaging talakayin ang iyong mga pagpipilian na pagkain sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na sinusunod mo ang pinakamahusay na diet para sa iyong mga individual na pangangailangan. Ang mga paghihigpit sa pagkain ay nag-iiba-iba depende sa uri at antas ng pinsala sa bato, pati na rin ang mga medical na intervention tulad ng mga gamot o panggamot sa dialysis. Bagamat ang pagsunod sa isang renal diet ay maaaring makaramdam ng paghihigpit minsan, maraming masasarap na pagkain na nababagay sa isang malusog, balanse at kidney-friendly na meal plan. Isulong po natin ang kahalagaan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!